everyone! Good evening! So, andito na tayo ngayon sa bahay. Kakarating lang natin. Dahil nag-grocery tayo kanina. Today is Saturday, December 4. It's Saturday. So, kanina nag-grocery tayo dahil December na. Ang bilis ng araw at ang lapit-lapit na sa Christmas! Hi, Abby! So, nag-grocery tayo for the month of December. Tapos, o syempre, kapag nag-grocery tayo, ay i-haul natin. So, later on, i-haul natin. So, before tayo mag-haul, pakita ko muna sa inyo yung situation namin ngayon sa bahay. Okay? Okay, so andito sila, yung mga kids. So, si Ate Kaikai, tinatapos niya yung module niya. Yan. Tapos, ipapakita ko sa inyo ha yung real picture of our house na makalat. So, ayan, andoon yung mga unan at mga kumot na nahulog doon. Tapos may mga nakasabit, may mga labahan kami doon. Okay, so punta tayo sa labas. So, dito naman sa sala. Nakikita nyo, yan, lahat yan, mga laruan nila na nakakalat dyan. So, eto naman yung ating mga pinag-grocery kanina. So, i-haul natin yan kanina, mamaya, tapos ililigpit na rin. Okay, tapos, ha? Ha? Open? Oh, open na. Okay, so may bago pala kaming pet dito sa bahay. Meron kaming aquarium. So, ano na siya? Parang 1 week old. 1 week old na ata to. So, meron niyang apat na isda. Okay, may isang orange. Tapos may dalawang black na color. Meron din isa doon. So, kain tayo ng nuggets, guys. Yan. So, bumili pala kami kanina habang nag-grocery kami. Bumili din kami nitong nugget dahil na-miss na namin to. This is Pure Foods Chicken Nugget. Sobrang sarap nito. Alam niyo, mas masarap pa to sa mas masarap pa to sa McDo nuggets. Masarap-sarap ito. Masarap-sarap ito. Sarap. Diba? Chicken nuggets, masarap. Kina-fried na siya. Kina-fried. So, ang nagluto pala nito is yung husband ko, si Papa. Stephen. So, yun na nakapaghintay na ma-haul. Niluto na kasi sobrang na-miss na namin itong kainin. Yung Pure Foods Chicken Nuggets, ano siya? Marami siyang design. Meron naman number, may numbers, may shapes, may letter. So, ito parang shape to, yung design nito. Asa yung letter? Wala. Meron din letter, may number. Pero ito, mga shape lang. Actually, pwede nyo siyang i-bake lang ng ilang minuto sa oven. But, mas masarap talaga kapag pina-fried. Kasi malutong. So, yan yung usual bonding moment namin sa gabi. Lalo na kapag Sabado, kasi alam namin walang trabaho kinabukasan. So, kumakain kami ng kumakain. Nagmi-midnight snack. Yan. Okay! Tago natin tong bra. Okay, yan. Okay. What shape is this? Circle. Si Abby muna. Abby, what shape is this? Circle. What shape?
What shape is this? Circle. Huh? Circle. Circle. Okay, what shape is this? Star. 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 Okay. What shape is this? Triangle. 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 Okay, pagpasensyahan niya na. Ganyan, nabubulol. Okay, kain muna tayo. Yung si Abby pala is 3 years old, so medyo bulol-bulol pa siya magsalita. Okay lang yan kasi alam naman niya na paano magsalita. Yun nga lang, ano pa, parang bulol-bulol pa. Pero naintindihan naman namin. Alam niyo kapag ano, bumili kayo ng chicken nuggets sa McDo, better ito na lang ang bilhin niyo. Sarap pa. Sobrang sarap. Sobrang malasa. Favorite na namin to dati pa. Kaya lang may pagka siyempre, mahal kasi pure foods, di ba? Tapos tingnan nyo naman ang quality. Kahit mahal siya, masarap din naman talaga siya. But if you buy at the McDo, mas eto na lang ang bilhin nyo, di ba? Sa McDo kasi, is ilang piraso lang. Nasa 100 something na yun. Tapos ilang piraso lang. This is one of my favorite snacks. Sobrang sarap. Okay, so nagluto din kami ng squid ball. Okay, squid ball, guys. Pangdagdag sa nuggets. Yan. So si Papa din ang nagluto with chili sauce. Sweet chili sauce. Yes, maanghang yan. So, try natin kainin ang squid ball. First time namin magluto nito. Pre-nay din to, di ba? First time. Okay, tikman natin. Mukha ni Abby, oh. Hindi, ayaw mo, Abby. Ayaw mo? Masarap pa rin yung nuggets. Siyempre, nuggets yan. Walang tatalo dyan. Pure food chicken nuggets. Abi, kasi kanina ako ah. Favorite ni Abi. What shape is that? Star. Star. Okay, dito na lang tayo mag-haul, guys, dahil ito lang yung bakanting space dito sa bahay. Okay, so, unahin na natin tong itlog. Ayan, so, dalawang itlog yung binili namin. Ang size nito is jumbo. So, magkano na yung tray ngayon? Yung tray ngayon is nasa 247 pesos. So, depende sa size. Pero ito, jumbo size siya. Okay, so ito, number one to sa listahan. Itlog. Tapos, ito yung mga non-food. Yung mga gamit sa bahay. Bumili ako nito, yung Splenda na furniture polish. Yan, para dito sa mga wood furniture ko. Ito yung gagamitin. So, effective to sa mga wood furniture. Kung meron kayo, yan. I can recommend this. Tapos, another sponge para sa ano, plato. Tapos, zip bugs. So, bumili ako nito para this December, paglagyan-lagyan ng mga pagkain, yung mga leftover, or kaya yung, ano mo rin ilagay dito sa yung karne. Yun. Sanitary napkin, Whisper. Ito yung gamit ko every month. Dishwashing paste. Yung Smart yung gamit namin. Bath soap. Ito lang din kasi meron pang natira. Dalawang alcohol.
yan for everyday use. Detergent powder. So, yung ginagamit namin is yung Wings. So, ang binili ko ngayon, iba-ibang scent. So, para hindi na kayo mag-downy, may amoy, may bango na yung labahan. Okay, so ito. Iba't iba. Pero Wings lahat yan. Tapos, toothpaste, yung Dual. Yan. And, Perla. Itong Perla, ito yung ginagamit ko para pang sabon sa mga ano, yung mga underwear. Kasi nakakatanggal siya ng, alam niyo na, yan. Bumili rin kami ng dalawang tinapay. Yan, magkaibang brand. Para malaman natin sana mas masarap. Isang galon ng toyo dahil wala na kami. So, Silver Swan yung binibili namin lagi. Ketchup din. Yung Papa Ketchup. Yung ganito din ang binibili ko. 3 months ago, bumili ako nito. Ganito din kalaki. Tapos, ngayon lang naubos. Actually, meron pang natira pero kaunti na lang. So, bumili ako ng ganito din kalaki para mas tipid kasi to kaysa bumili kayo yung nasa bottle. Yeah. So, ito na yung last box. Bumili kami ng dalawang kitchen towel. Dalawa na yung binili ko kasi ano, gamit na gamit siya. So, para hindi tayo maubusan. Aluminum foil. Wala na kaming aluminum foil. So, Ajinomoto. Nor chicken cubes. My favorite. Since nag-promo sila, so bumili talaga ako kasi nag-promo sila. So yung Lay chips natin, nag-promo sila eh. Buy 2, save 40 pesos. Ayan. So eto, nakabili tayo. So minsan lang kayo makakain ito kasi nga mahal. Pero sobrang sarap. Mga biskuit. Ayan, so marami tayong biskuit. Meron tayong Magic, Chocolate Magic Flakes, Malkies, ano dalawang binili ko nito? Malkies, ito Malkies, tapos dalawang Hansel Biscuit na iba-iba ang, iba-ibang flavor, ito chocolate, ito mocha, ayan. Equal sugar. Yan. Ito yung gamit natin kapag umiinom tayo ng kape na black coffee. Kasi, no, zero calorie siya. So, yan. Tapos, tableya. So, pang champurado. Sa umaga. Yan. Sa mga bata. Marshmallow para kay Abby. Marshmallow. Biscuit. Sky Flakes. Gustong-gusto to ni Ate Kai Kai. Nescafe Black Coffee. Ito yung gamit natin sa bahay. So, Black Coffee lang tayo para iwas sugar. Milo. Ito Milo. Dalawang dosena. Bumili kami nito yung Maggi Curry from Sabah, from Malaysia. Hilig kami mag-curry. Kumain ng curry. Lalong-lalo na sa gabi. So, bumili tayo ng yogurt. Yan, dalawang flavor para sa mga bata. Tapos, ito din yung squid flakes na cracker yung niluluto. Mongo beans para sa sabaw. Another biscuit, presto. Tapos, bumili na tayo nito yung Graham na crush. Bumili na ako nito kasi tuwing may okasyon, laging nag-out of stock ito. Lalo na yung ano yung ground na ano na Graham. So bumili tayo ng dalawa. Ito pa another Maggi curry, tatlo ata binili. Tatlo yung binili namin nito. Chomp na candy chocolate. North pork cubes. Ito siya isang parang bar, may free na bihon. Magic sarap. Isa lang yung binili namin kasi parang marami pa kami ganito. Chips. Yan. Patata. Di patata chips. Hindi tayo ng pansit canton. Ilan to? Parang 20 pieces ata yung binili namin. Noodles. Quick chow. Beef flavor. 20 pieces din yung binili. Tapos,
yung sugar natin, 3 kilo tayo bumili. Bumili kami ng ano kanina, ng squid ball at saka ng chicken nuggets, pero wala na dito kasi nga ano, niluto na namin, kinain na nga eh. Tapos bumili rin ako ng Coke Zero, pero andun ata sa ref kasi wala na siya dito, so baka na ilagay na sa ref. Ano pa ba? Wala na. So that's it for our grocery haul. So ito na 'yon. So ngayon naman, magliligpit na tayo. So, eto na yung natapos natin so far. Pakita ko sa inyo yung pantry pala natin, ha. So, ayan siya sa loob. Yan. Ewan ko kung naipakita ko na sa inyo to. Yung mga bagong tray na binili ko. Yan. Ito kasing dito ko na lang nilagay yung dalawang Milo kasi naano siya. Nabuksan na siya, oh. So dito na lang para una siyang makuha bukas or sa susunod na mga araw. Yan, so dito lahat yung mga noodles, tapos milk. Tapos dito sa kabila. Dito ko nilagay yung Milo. At ito, para madaling makita. Ito kasi laging parang matagal maubos. So, para laging makita. Tapos, dito sa baba, andyan yung mga biskuit ng mga bata para madali nilang makita din. Yan yung mga pangmeryenda nila. So, kung nakikita nyo marami yan, hindi po yan marami. Mga isang linggo lang po yan. Ubus na po yan. Okay, tapos yung asukal natin, tapos asin. Tapos dito naman sa kabila, andito yung ating cooking oil, yung toyo, yung bagong biling ketchup, tapos yung black coffee. So, yan. Tapos, yung iba, doon ko na lang ilagay diretso sa kusina para magamit na. At talagang ano, makita nila kaagad. So meron ito,
dito ko nilagay yung champura, ah, hindi champurado, yung tableya. So, doon ko din yan ilalagay sa kusina para makita kaagad ng nanay ko. Kasi matagal na nilang gustong magluto ng champurado. Tapos, dito ko pala nilagay yung mga Ajinomoto para kita at hindi kalat. Yan. Tapos, ito naman dito, ito yung mga pork cubes. Ginupit ko yung logo nila sa box nila. Tapos dito ko nilagay para malaman na pork cubes siya. At ito naman yung chicken cubes. Yan. So dito ko siya nilagay. Since may bakante tayong mga container, ginamit natin. Yan. Tapos yung iba, idadiretso na natin mamaya sa doon. Ito kasi dadalhin ko to sa office. Yung iba, aayusin natin doon sa ilalim. Tapos, meron akong toyo dito at saka suka. Kaunti na lang laman nito. So, i-refill lang natin to doon sa mga container natin sa kusina para maubos na. At magamit na natin yung mga galon. Yung mga galon, nagagamit yan. Pwede nyong taniman yan ng mga halaman. Okay, sige. Mag-umpisa na tayo dahil ang oras ay mag-aalas 10 na. It's 9:45. Vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así.
Actually, tapos na tayong maglinis for tonight. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung itsura ng aming hanging cabinet dito sa taas. Ito yung parang struggle dito sa part na to. Kasi parang lagi siyang natatambakan ng mga plastic wares, yung mga baunan, kung ano-ano. Actually, bumili na ako ng ano to, yung parang organizer na shelf from Japan Home ko din nabili yan. Para lang talagang ma-maximize yung area or yung space. Tapos, total mga plastic wares lang naman yung nakalagay kadalasan dyan. Yan. Pero talagang lagi siyang natatambakan eh. Actually, ano, yung iba dyan, tinanggal ko na, nilagay ko dun sa taas. Sa may taas, yung madalang gamitin. Pero parang lagi pa rin siyang napupuno. Yan. So, baka may idea kayo kung paano siya mas magandang i-organize na yung hindi siya yung tambak ng tambak lang na kapag tinitingnan mo, parang nakatambak ng lahat. So, dito naman, yan, inayos ko na yung ating mga pinag-grocery kanina. Kung makikita nyo dito, tig-dalawa-dalawang galon yung toyo at suka. Pero yung malaking galon, halos wala ng laman yan. Pero nilagay ko pa rin dyan kasi may kaunting laman pa rin siya. Tapos, sinubukan ko siyang i-transfer dito sa, ano, sa maliliit na, eto, mga maliliit na galon, pero puno na rin. Akala ko magkakasya. So, nilagay ko pa rin dyan yung mga malalaki para, kasi syempre, may laman pa rin yan. Pwede pa rin yung gamitin. So, ayan, silver swan yan lahat. Yan. Ay, meron pala akong gustong ipakita sa inyo, guys. Itong bagong bili ko. Ito, oh, yung lagayan ng knife. Yan, binili ko to sa my department store dito sa amin. Lagayan siya ng knife at the same time, pwede mo rin siyang lagyan ng mga sandok. So, mas maganda siyang lagayan ng knife kasi kahit anong sukat ng knife mo, talagang sakto siya kasi ganito yung style niya. Ayan. Tusok-tusok mo lang. And this is plastic. Pwede siyang tanggalin. Pwede mong linisin sa baba o sa loob. Ayan. Okay. And I don't know if napakita ko rin to sa inyo. Nandito yung mga spices namin sa taas. Dito ko siya inilagay. Kasi mas madali siyang makita. At talagang nagagamit. Halos wala na nga itong laman. Kasi talagang nagagamit. So, itong wooden na to, pinalagay ko lang to sa asawa ko. Yung asawa ko ang naglagay nito, binarena niya lang tapos hinook. So, mas preferred ko na ilagay siya dyan kaysa dito sa baba. Dito sa pull-out drawer natin. Kasi, dito kasi, hindi siya masyadong kita. Kailangan mo pa umupo o yumuko para makita mo siya. So, dito ko nilagay yung pinakita ko sa inyo kanina na yung pork at saka chicken cubes at saka yung Ajinomoto. Yan. Tapos, dito naman sa my drawer na to, dito ko inilagay yung mga aluminum foil, yung mga trash bag, ito. May sobra tayong asin. Ito yung ginamitan ko lang ng ipit. Ito pang ipit para hindi ma-spill. Yan, nandito yung ating extra tissue paper or toilet paper. Ito, mga ziplock. Yan. Ayan siya.